sa mga anak ay eh, pinakaayaw nila yung sermon na magulang, you know? Pero hindi ako manindirman sa inyo, mga kapatid. Yung isang sermon kasi pag sinasabi natin sa church, yan po ay is to up to lift up those yung mga puso natin na sometimes ay nalalamig, kagaya ng ating aircon niya, lalamig ako sa ginawa kasi nga may sinusitis nga ako, kaya medyo sobrang lamig, ano? So ngayong araw ay ewan ko kung na-experience nyo na yung katanungan na karamihan nagtatanong nito yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Tatanong sila na sinasabi, mayroon bang hindi nagagawa ang Diyos? And, kasi kung tayo naniniwala sa Diyos, hindi natin tinatanong eh. Bira ka makakita ng isang tao kung tatanong, natatanungin ka kung mayroon hindi magagawa ang Diyos. Karamihan nagtatanong yung hindi naniniwala sa Diyos. Minsan sa atin, hindi kagad tayo makasagot. Sometimes, kung oo ba tayo o hindi. Kasi pag sinabi natin hindi, parang ibig sabihin din sa Diyos. Diba ganun ang maisip natin? Pag sumagot tayo ng hindi. Minsan naman, direct natin sinasagot oo. Kasi po, magbabasa natin yan, Brad. Sagutin pa natin agad. Kagaya nung nakasulat sa Matthew 19:26. Ganito nakasulat. Ito po yung kwento ng isang mayamang na lalaki na nagtanong kay Jesus kung paano siya magkaroon ng eternal life. So sa kwento, sinabi doon na sabi niya, obey the commandments. At sabi ng batang mayaman, sabi niya lahat yan, simula pagkabata na sunod ko. Sabi niya, mayroon kang kulang. Isbienta mo lahat ng iyong mga ari-arian. Come and follow me. Tapos nalungkot yung batang lalaki. At sabi niya ay, dami ka dami kasi niya kayamanan eh. So sabi ng sabi dito ay sabi niya mas maigi pang makapasok ang camel sa butas ng needle kaysa doon sa tao yun, yung batang malalaki na maligtas o magkaroon ng makapasok sa karyan ng Diyos. So sabi dito, nagtaka sabi ng mga apostolis sa 25 masabi siya natin. At nang marinig dito ng mga alagad ay lubang na nagtaka na nagsisipag sabi, sino nga kaya ang makaliligtas? Sa 26, at pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. Tatapwat sa Diyos, lahat ng mga bagay ay mangyayari. With God, all things are possible. Ibig sabihin ito, walang hindi kaya, lahat kayang gawin ng Diyos. Kasi sinabi doon, all things. Magbasa pa tayo ng isang salita ulit. Sabi niya sa first sa Titus 1 chapter 1, ganitong nagsulat. Si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Hesus Kristo ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsinungaling buhat pa ng mga panahon walang hanggan. Parang nagkaroon ngayon ng conflict. Kasi sabi doon kanina sa Matthew 19:26, all things with God, all things are possible. Pero dito meron siyang hindi nagawa. Alam niyo mga kapatid, itong bagay na hindi magawa ng Diyos na ating nabasa, hindi ito nagbabawas ng kanyang katangian bilang Diyos. Kaya ako, pag tinanong mo ako, kung mayroong hindi magagawa ang Diyos, sagot ko, oo. Ang sabi niya, He cannot lie. At yung bagay na yon mga kapatid, na ang Diyos hindi makapag, na hindi magagawa ng Diyos, yun po ang isang bagay na dapat panghawakan ng tao. Sapagkat napaka-importante na declaration ng Diyos yun. Yun pang mga bagay na naisip natin na pag sinabi natin mayroon siyang hindi magawa, makaisip tayo na siya hindi Diyos. Pero itong bagay na hindi niya magawa, nagpapatunay na siya Diyos. Ano minsan mga kapatid, sa mga tanong, kailangan lang minsan ng konting logic. Eh. Ilang senses ba yung ating alam sa atin? Diba? Five. Sa pag-aaral natin, alam na natin yun. Seeing, tasting, ano po, smelling, touch, and seeing. Pero ako may alam ako pito. Yung pang-anim, mga kapatid, eto karamihan eh.
Minsan yung pang-anim, mas pinaniwalaan pa ito ng iba kaysa dun sa lima. Yung six, alam mo ano yun? Nonsense. May minarinig ako eh, ang sabi, ako niya yung may-ari ng sanlibutan. Pag may-ari ko yan, wala naman titulo. Maigit pa nga yung Italiano eh, yung nabasa natin sa mga, kung ano ba, yung teori-teori, na isa lang daw ang may-ari ng Pilipinas, yung mga Italiano family, puti yan, may titulo eh. Pero ito, buong sanlibutan, yung mamayari sa kanya. Pero wala titulo, palakaan. So minsan mga kapatid, mas naniniwala pa yung mga tao sa nonsense kaysa dun sa five senses nila. Pero mga kapatid, yung pangpito, pinakamaganda eh. Alam mo yung pangpito? Kung mayroon kayong walo, sabihin niyo ako, para may matagdag tayo. Yung pangpito mga kapatid, minsan ito lang ang isa sa mga senses natin na pag ginamit natin, ay maganda eh. Alam niyo kung ano yung pampito? Sino nakahula? Yung tinawag na common sense. Minsan may mga bagay na kailangan mo na ng sentido umon bago mo sagutin o bago mo paniwalaan, mga kapatid. Kung ikaw ay may common sense ka, hindi ka paniwala na siya may-ari ng sanlibutan. At kung gusto mo nung punto sa langit, dadaan sa kanya. Di ba? So yan mga kapatid, nakita natin na it is impossible for God to lie. Na makikita din po natin yan sa Hebreo 6.18, ang nakasulat din ito. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na di ay di maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan tayong nagsisitakas sa na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nanalagay sa ating unahan. Kung nakikita niyo yung lesson natin, may batin na ako matigala sa atin, napakaganda po ng mensahe nun. Kasi nga tayo na spouse na kay Kristo, di ba po? May nakaatang sa ating tinatawag na pag-asang nalalagay sa ating unahan. Di ba? Ang laki ng pag-asa eh. At yung pag-asa na yun, mga kapatid, sabi doon sa nabasa ng ating kapatid, bawal ang sharing. Kanya-kanyang pamasahe. Notice nyo? Bumili kayo niya ng oil doon? So sa pamilihan? Kasi yung aking pamasahe, aking doon to eh. Kaya tama yung sinasabi ni Pablo na work out your own salvation. At yung ating paniniwala sa sinasabi natin hindi magawa ng Diyos, na siya'y hindi maaari, impossible, cannot na, imposible pa. Dalawa, no? Cannot lie, it's impossible to lie. That means lahat ng kanyang mga salita, totoo. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Pinatunayan niyan mga kapatid. Kagaya ng mga nakikita natin sa Numbers 23 verse 19, sabi niya, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling ni anak ng tao na magsisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Dapat manatili sa atin ito mga kapatid bilang mga Kristiyano. Minsan sabi natin, I have faith in God. Kanta pa nga sa atin ng mga kanta natin kanina. I'll never forsake my Lord. Kung tayo may daanan man ng ganito. Tapos sabi din ni Pablo, sabi niya, ano ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Dato nakalista, ang dami. Di ba na isa-isa yun, sihahaba tayo. Alam niyo na rin yun kasi lagi naman kinukot yun eh. Pero mga kapatid, tandaan nyo, ang hindi nakalista doon, yun ang makapaghiwalay sa'yo. Sa Diyos. Kasi hindi nakalista doon eh. Di ba na-enumerate? Ano ba yung makalagay? Persecution, famines, dato. Or ano man mga bagay na hindi makapaghiwalay sa isa pang mamahal ng Diyos. Pero mayroon eh, yung mga hindi nakalista doon. Nakalista ba na nung gumawa ng kasalanan? Nakalista ba nung pumatay ka? Kasi yung iba nagsasabi, ay hindi! Kaya ako, kahit anong gawin ko, ligtas na! Sige, sarap ang sakaw. Ang confident pa yun eh. Diba? Ano? At ina-accept ko na si Kristo eh. Kaya ako ligtas na. Ano man ang aking gagawin? Who can separate us from the love of God? Sabay po. Pero mga pagtitingnan mo, nakasulat lahat doon kung anong hindi makapaghiwalay sa'yo. Pero kung hindi nakalista doon at yan ginawa mo,
Common sense lang yun. Sigurado maghihiwalay ka sa Diyos. Di ba po? Napaka-importante ng seven senses. Kaya pagbalik ko, sana may walo na. So ganun natin nakita natin na ang Diyos talaga, imposibleng makipaghiwalay. May nakaatang na sa atin na pag-asa. At sa Romans 16:20, na makapangyarihan na sa inyo'y makapagkapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na nagtago sa na natago sa katahimikan ng panahon walang hanggan. Pero palang nakatago ng hiwaga. Hiwaga kanina sinabi ni Father Nahume, yung pag-espouse niya kay Kristo ng church at si Kristo, isang hiwaga. Ano? Sabi niya, na nakatago sa walang hanggan. So ito mga hiwaga na ito, itong mga, kung ating titingnan, balikan natin yung Matthew kanina, ang topic po doon ay kaligtasan. Yung kaligtasan na yun, mga kapatid, imposible makamit ng tao yun kung siya ang gagawa. Hindi niya kaya yun. Yan ang isang misteryo na dapat nating ang hawakan. Na simulat sa kulpawan ang tao ay nahulog sa kasalanan, nagpahiwatig na ang Diyos ng tinatawag natin salvation. Yung sinabi niya na yung nagpumatay sa ng hayop para bihisan, yung naked na kahubaran ng mag-asawa Adan at Eva, it symbolizes, mga kapatid, ng pagtakip niya ng tinatawag natin kasalanan ng tao. Doon pala, mga kapatid, naando na. Nakatago yun, mga kapatid, sa mga tao. Pero makikita natin mamaya kung saan naihayag ng Diyos yun. Yung misteryo na yun, mga kapatid. Sabi sa aklat ng Efeso 1:9, ganito na kasi. Na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasyan niya sa kanya rin. Pero mo, pinakilala niya sa atin. Isinulat ito ni Pablo. God inspired Paul to write to the church in Ephesus. Nasabi niya, na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na pinasyan niya sa kanya rin. So nakikita natin, mga kapatid, kung gaano ka-importante at kahalaga yung pagiging kaanib mo sa iglesia ng Diyos o sa iglesia ni Kristo. Na kasi doon ipapahayag yung mga hiwaga ng Diyos. Ibig sabihin, sa labas ng, at ano din yan sa mag-asawa, di ba? Si Father Darwin, wala nang ibang bigyan ng kanyang mga sikreto at lahat ng kanyang mga misteryo, kundi kay sister, di ba? Kung ano man mga kalalim-lamiman na naramdaman ng isang husband o isang wife, doon yun yung ibubuo sa kanyang partner. Kasi isa sila di ba? Yung dalawa naging ano? Naging isa Kaya nga mga kapatid, kung si Kristo man maghayag ng mga hiwaga ng Diyos, hindi niya ilalagay sa mga taong hindi niya mismo. Hindi niya asawa, hindi kaanib, hindi parte ng kanyang katawan. Diba po? Parang katawan din natin yan. Pag ang ulo na hiwalay sa katawan, hindi na mag-function ito. Five senses natin. Because kahit sa psychology, ay ang nagdidictate talaga ng ating katawan ay yung ani sa ating utak. Pag nahawakan mo isang bagay na mainit, kinuha na sense ng inyong sense of touch, kinuha mo. Ang nag-utos na yung utak mo. Diba? So dapat ganun din tayo, mga kapatid. Since tayo naniniwala ng buo na ang Diyos ay hindi maaring magsinungaling, lahat ng kanyang mga salita, dapat natin paniwalaan. Diba? Iba naman yung paniwalaan sa tuparin kasi may mga utos na hindi dapat tuparin. Diba po? Dapat nating paniwalaan. Kaya nga, sa ating pag-aaral na ito, mga kapatid, nakita natin na sinabi dito na ipinapakita niya yung kanyang mga lihim doon saan? Sa kanyang mga alagad. Mayroon pa tayong basang babasahin. Doon sa Ephesians 3:9, may ganitong nakasulat. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na nasa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos. Na
lang ng lahat ng mga pati tumatali saan? Kanino? Doon sa mga tao na nampalatay sa kanya. Doon sa mga tao na naniniwala na siya hindi maaaring magpagsinungaling. Yung sinabi niya mga kapatid na magkaroon ng tagapagligtas. Kaya kung titignan natin, no? Yung ang sentro ng tinatawag nating kaligtasan itong ating Panginoon si Kristo. Nakita doon mga kapatid, nakasulat sa batas ni Moses, nakasulat sa mga propeta at sa mga salmo. Kung may isa man mga kapatid na hindi natupad, impostor ang ating Panginoon Jesus. Pero hindi siya impostor. Nakita natin sa ating mga pag-aaral kung paano inilahad ng Diyos ang lahat ng mga bagay patungkol sa kanyang plano ito na maligtas ang buong sanglibutan. Yun ang talagang purpose, pinaka misteryo ng hiwagang ito. Yung kaligtasan na ipinagkaroon niya sa Diyos. Because it is impossible for man to save himself. Nang nagkasala ang tao, mga kapatid, he lost the opportunity of eternal life. At no one, kahit tayo mga kapatid, tatarin tayo ng pinupino, gawin mo sa sarap na sisig na mahalimuyak sa harap ng Diyos, we cannot remove our sins. Only the blood of Jesus Christ ang masambyo sa lahat ng mga pagkain na aromatic. Yung kamatayan ni Kristo sa cross ang napakasarap sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya, dapat nating tindigan yung mga bagay na sinabi ng Diyos sapagkat it is impossible to live tonight. At hindi yan kawalan sa Kanya bilang Diyos, kundi yan ay patunay na sa Diyos. At inalam natin mga kapatid, yung mga bagay na makikita natin kung gaano niya tayo binang. Sa Colossians 1.26, may ganitong nakasulat. Maging ang himaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, tatakwat ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Nasa kanya ay minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil na ito'y si Kristo na nasa inyo na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian sa 28 na siya naming inihahayag na pinaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap namang sakdal kay Kristo ang bawat. Ito yung mga kapatid. Sabi niya si Kristo. Sabi niya, kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ninyo ng mga hintil na hiwagang nakatago sa kalalim-laliman na walang hanggan. Mga kapatid. Pero marami ngayon, mga kapatid, ang paniniwala sa ating Panginoong Jesus. Mas mabuti pa ngayon yung leader nila, nakadating sa anghel. Yung Panginoon, hanggang tao na lang. Diba po? Pero mga kapatid, marami nagpapatunay ng kalagay ng ating Panginoong Jesus. Mayroon lang kasi yung mga tao na hindi naniniwala sa mga salita ng Diyos. Sabi nga ni Juan, yaong mula sa kasimula. Sino yun? Ngayon, yaong aming narinig. Ngayon, aming nakita. Nahipo. Lahat yung sinulat nila eh. Yung mga patid, mayroon bang tao na yaong nasa kasimula? Wala, di ba? Si Kristo lang nakita natin doon. Tapos yung yaong tao na sinasabi nila ay nasa kasimula, nakita, nahipo. Sapagkat mga kapatid, maraming tao hindi naniniwala na pwede palang mangyari na ang isang Kristo ay tumahan sa gitna natin at naging sentro ng hiwaga ng Diyos sa kaligtasan. Diba mga kapatid? Sa 2 Timothy 1.9, ganito ang sulat. Na siya'y sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buwat pa ng mga panahong walang hanggan. Sabi nga ng iba, nitwist pa nila ito eh. Kita mo, hindi ayon sa ating mga gawa. Kaya okay lang mag
Lak baca. We are under grace. Lagi na pa ng iba. Kung we are under the law, okay, dapat stricto. Ang hindi nila alam, mga kapatid, na ang under grace, ang pinaka-stricto. Bakit? Sa under grace, hindi ka magkaban, hindi ka pwede mag, ano eh, mag-banjing-banjing eh. Kasi pag sinabi mo under grace ka, sino ba ang grace ng Diyos? Si Kristo. Pag sinabi niya dito na hindi ayon sa ating magawa, totoo naman eh. Sino ba ang may contribution ng si Kristo mula ipinanganak, lumaki, hanggang sa namatay sa cross? Mayroon bang tao nag-contribute sa kaligtasang ito? Sino ba ang nagbata ng lahat ng mga pasakit sa mga latigo na mayroong tinatawag na mga kuko o kung ano pa ng mga buto dun sa ilalim at tinulod dito sa katawan ng ating Panginoon. Sino, sinong tao ang mayroong isang contribution? Meron ka bang tinransplant na buhok doon sa kay Kristo na ginugtong mo para pag hinambalo siya, kasama ka? Wala eh. Kaya sabi niya, hindi ayon sa ating mga gawa. Because only Jesus can do it for us. All we have to do is ano, paniwalaan natin ang kanyang mga kasulatan na hindi siya nagsisinungaling. Because it can, God cannot lie. It is impossible for him to lie. Na bilang mga tagapanang pala tayo, mga kapatid, dapat nakabaon yan sa ating kaluluwa at puso at kaisipan. Na ang Diyos ko hindi maaaring magsinungaling. Whatever He says, He do. Pag sinabi niyang ililigtas ka, ililigtas ka niya. Yun ang dapat natin, mga kapatid, na tatandaan natin. Sabi pa nga sa Isaiah 25 verse 8, sabi niya, sinakmal niya ang kamatayan magpakailanman at pakahirin ng Panginoong Diyos ang mga luha sa lahat ng mga mukha at ang kaputyaan ng kanyang bayan ay maalis sa buong lupa sapagkat sinalita ng Panginoon. Pagka sinalita ng Panginoon, makakita ka ng paniwalaan niya. Mamaya makita natin kung bakit maliban sa hindi siya maaaring magpakipagsinungaling, mayroon pa tayong i-discuss sa ating finale ng ating mensahe kung bakit natin panghawakan yung mga salita ng Diyos. Sa 1 Corinthians 15 verse 51, may ganitong nakasulat. Sabi yan, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ito yung sulat ni Pablo, mga kapatid, patungkol sa pagkabuhay ng matuloy. Ito sa atin, eh, buhay nating physical. Diba sabi nga ng ating kapatid na bot, mayroon tayong dalawang buhay. Buhay physical at buhay spiritual. At minsan, mga kapatid, sa ating physical, eh, mayroon pa tayong mga whitening. Meron pa tayong mga hair color, meron pa tayong mga kilay. May naman pala dyan minsan sa Facebook eh, kilay is life. Di ba may mga ganun pang nakalagay? May hindi mapakali pagka ang kilay niya itabing eh. Mga kapatid, di ba? Tapos yung mga kuko natin, may mga cutics. Hindi pa kung dito minsan may dinugugto pa na mga kuko para pagina natin maganda ating kuko, di ba? Sana sa spiritual natin ganun din. Dako. Kasi nga, yung buhay natin dito, mga kapatid, tandaan natin na ang buhay na ito, hindi lang dito sa salibutan. Mayroon pang buhay beyond this, which is the most at pinaka-mithiin, pinaka-mataas at pinithiin, yung eternal life. Yung kasi yung nawala sa tao eh. Sinabi niya niya kay Adam, kay Abraham, kay Noah, kay Moses, sa lahat ng mga propeta, hanggang sa ating panahon, sinasabi niya yun. Because when man committed sin, they lost the opportunity of having eternal life. At bakit pa tayo nandito? Dahil na ba para makita-kita? O para magkamustahan? No. Isa ang ating hope. Yung tinatawag nating buhay na walang hanggan. Ang sabi niya sa 52, sa isang sandali, itong hiwaga, sabi ni Pablo, sa isang kisat mata, sa huling pagtunog ng pakakat, sa pagkatunog ng pakakat at ang mga patay ay mga buhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Hiluin mo yan, mga kapatid. Maghanap kayo ng kumpanya sa mundong ito. Lahat ng mga robotics of technology, yun po, masipa dyan, yun sa technology yan. Eh, na kayang gawin ito.
tatapo ko na lang ng Biblia ko pati cellphone ko, at i-install ko na. Doon na lang ako, meron pala doon eh. Sabi niya, isang kisap mata. Sabi niya ito, magiging walang kasiraan. Eh, may pangalan, edad ka ng 50. Matigas na mga buto-buto ko eh. Reklamo ka na reklamo. Sakit ang ganito ko. Sakit ang ganyan ko. Ito may pangako. At may katawan tayong physical. At may katawan din tayong panlangit. Nauungkol sa langit eh. Kaya pagdating sa resurrection, magbubuo ulit tao. Body, soul, and spirit. Pero ang katawan nun, pag ikay na sa Diyos, okay. Maklase yun, mga kapatid. Na-discuss nga ni Brother Bond. Hindi ko na i-elaborate na. Sabi niya, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbis ng walang kamatayan. Kapatid, walang sino mang makapag-offer nito sa mundo. Sinabi ng Diyos natin yan. At ang Diyos hindi maaaring magsalita. Ito'y patunay na siya'y Diyos. Sapagkat tingnan mo yung sinabi niya, kaya bang gawin ng tao to? Ha? Diba? Hindi kaya gawin ng tao yan. Pero sa Diyos, yun natin i-apply siya sabi ito na all things are possible. Yung all doon, mga kapatid, hindi yun ang ibig sabihin ng walang exception. Ang ibig sabihin nun, kasiguraduhan na God can do it. Pag sinabi yung ililigtas ka niya, possible niya. All things are possible. Pertains to salvation. Pertains sa mga bagay na hindi kaya gawin ng tao. Gaya ng, ano, yung barren. Yung hindi na makapagpaanak, napaanak mo eh. Si Sarah, si Elizabeth. Ang dami mga kapatid. Pero nagawa ng Diyos yun. Pero isang bagay na hindi niya kayang gawin, yung magsinungaling. Mayroon siyang isang hindi niya kayang gawin, yung magsinungaling. So nakita natin mga kapatid kung gaano kahalaga yung mga ipinramis ng Diyos sa atin. Sabi pa nga sa verse 54, sa binasa natin. Tatapuan pagka itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyari ang wikang masusulat nilang ng pagtagumpay ang kamatayan. So dito mga kapatid, mga ano yun eh, nilamon na lang, sabi ko, nilamon ng pagtagumpay ang kamatayan. At pagka ito ginawa natin pa yung Jesus eh. At tandaan nyo mga kapatid, nakalimutan ko yung verse sa Romans yun. Sabi niya, if children, then heirs. Sabi niya, kung mga anak, tagapagmana. At tagapagmanang kasama ni Kristo. Yung mga kapatid, si Kristo yung tinawag anak ng Diyos at tagapagmana. Yung mga anak ng Diyos din na naging na, sa pamagitan ni Kristo, yung mga mananampalataya, ay joint heirs with Christ. Mamana din kung anong mamanahin ni Kristo. Abay, bakit hindi naman magmamana? Eh, tingnan mo kasi sabi ni Bada na ako kanina. Ang dalawa ay naging isa. Misteryo mga kapatid, na ang Kristo at ang Iglesia, inasawa, di ba? Di ba isa sila? Naalala yung lesson ko na one human, yun yung union na hindi pwedeng maghiwalay kailanman. Sapagkat, sabi ni Pablo, sa ganyan din ginagawa kapayapaan. Pag kinalas mo yon, wala kapayapaan. Kaya si Kristo at ang Iglesia, we will be united forever. Yung pwedeng iwalayin yun, mga kapatid. Naging isa yun eh. Ang dalawang yun, mga kapatid. Kaya kung anong mamanahin ni Kristo, kaya may kanta tayo nun eh. We'll be like Him when He comes. Tapos ang iba, hindi na pareho. Paano din like him? Like na nga eh. Tapos magkaiba. So, magkaiba kung anong minana ni Kristo na siya yung resurrect. Anong mayroon siyang katawan? Anong mayroon siyang kapamahalaan? Si Kristo lahat ang gagawin. Sabi pa ngayon, the world to come, hindi ibinigay sa mga anghel. Saan yung binigay? Si Kristo. At sa mga believers. Yung panahong darating. Kaya mga kapatid, sabi nga, kailan ang kasal? Hindi natin alam. Kaya mga kapatid, kung ako tatanungin kung alin ang mas malapit, yung alam mo kung kailan siya darating o yung hindi siya darating. Mas piliin ko yung mas malapit yung hindi siya darating eh. Kasi kung alam mo pa, kahit 1 minute, 1 minute pa eh.
Kaya pa, hindi pa yan, hindi pa yan. Pero kung hindi niya alam, mas malapit yun. Hindi natin alam, pagkatapos ng service natin, darating na pala siya. O kaya pagdating natin sa bahay, o kaya baka hindi na kumakarating ng kainta. Mag-appear si Kristo. Wala, hindi natin alam eh. Kung kailan. Kaya ang kailangan lang, dapat meron tayong pamasahe. Meron tayong oil sa ating lamp. Di ba mga kapatid? Bakit sinabi na dapat natin panghawakan ang salita ng Diyos na hindi siya nagsisimula? Kumilip sa aklat ng Ebreo, Kapitulo 11, ganito po nakasulat. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sabi niya, ang definition ng pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Bakit kaya sinabi ni Pablo, sinabi sa Ibrahim na kapanatagan? Pag ang isang tao may duda, mayroon ba siyang kapanatagan? Kaya minsan sa atin nating mga sarili, kasi minsan natin, I have faith with God. Pero minsan dumating sa atin yung doubts eh. Isipin nyo na lang, hindi, dapat yung mangyari sa akin yan. Because God can never lie. He cannot lie. So, ibig sabihin, pagka ang ating pananampalataya ay totoo, dapat panatag tayo. Panatag ka, kapanatagan ng mga bagay na ano, hinihintay. Ibig sabihin yung mga bagay na hinihintay, hindi pa dumarating, hinihintay mo pa eh. Diba? Ano yon? Yung appearing ating Panginoon Jesus, hindi pa eh. Ano kita eh. Yung ating kaligtasan ay nahantay, hinihintay. Yung ating, yung mystery kanina binasa natin, na sa isang mata, tayo babaguhin, hinahantay natin yun eh. Yun yung hope na nakaatang sa harapan natin. At kung yan ang gagawin natin, mga kapatid, naging panatag tayo sa mga bagay na hinihintay, sigurado, sabi doon sa dulo, yun na rin ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. We cannot see spiritual realm kung saan man yung karya ng Diyos. We cannot see that. But because of His word, dahil sa kanyang salita at sa ating pananampalatay na tinitindigan natin at pinanghahawakan natin ang kanyang mga salita na God can never lie and it's impossible for Him to lie. Therefore, naging panatag tayo. Kayo mga bahay ba, naghahanap ka ng mga teleskop para makita yung dulo ng universe. Pero tayo, nasusulat at tayo naniniwala na yung mga bagay na yung mga ating tao. Yung mga pilit makita ng mga siyentipiko sa teleskop na buhay beyond the universe, ako po'y naniniwala kapatid na marating ng tao. Kita mo naman yung misteryo kung paano pagagawin ng Diyos pagdating ng kapanahonan. Pagdating ng resurrection or instantaneous since siya mag-appear, kita mo kung gaano pa-powerful ang tao. Ang gawin mo lang, panindigan mo ang pananampalataya. Kaya sabi ni Paul kay Pablo, contend for the faith which once delivered unto you. So sana mga kapatid, sa maikling mensahe na ito ay nakabigay tayo ng inspiration na dapat tayo magpatulong pag tayo mapapago sa pag-alay ng ating Lord Jesus. Muli sa magandang. Thank you.